tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Matitiis mo na hindi sila makikita, lalo na si itay at inay? Ate, kung ganoon rin lang na klaseng magulang ang inay, hindi baling hindi ko na siya makikita. Ano? Alam mo ikaw ha, hindi ako magtataka kung pinalayas ka ng inay. Yang di lang mo naman kasi kuminsan eh. Ayan ka na naman eh. Kinakampihan mo na naman si inay eh. Huwag kang mag-alala. Aalis din ako dito sa bahay mo. Pag nakahanap ako ng ibang trabaho, aalis ako kagad. Yan ang hirap sa'yo eh. Napaka-sensitive mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mabuti nga na naririto ka eh. Ang akin lang ay walang kasama si itay at inay. Lalo na ngayon na matatanda na sila. Eh, naririyan ka naman eh. Didalawin mo sila kung may panahon ka. Isa pa, ayoko rin magtagal din sa'yo dito. Dahil pag nalaman ni inay na naririto ako, baka pati sa'yo, eh magalit yun. Walang malasakit sa akin ang matandang yun eh. Oh, Nelly! Nasaan na kaya ang anak ko? Gabi na, wala pa rin siya. Pwede ba? Tumigil ka dyan. Ayaw kong makasama ang anak na walang respeto sa magulang. Natitiis ko ang mga pananakit mo sa akin pero ang hindi makita yung anak mo, hindi ko kaya. Ang uwi mo naman? Matanda ka na, ganyan ka pa rin. Alam mo, para sabihin ko sa'yo, binastos ako ng anak mong yun. Nilapastangan ka ng anak mo dahil sa ugali mo. Nawalan ng respeto sa'yo. Dahil na rin sa pinapakita mong ugali mo at pagmahal sa kanya. E ano ngayon? Sinong uutusan mo maglaban ng mga damit mo? Ako? Ha! Manigas ka! Ewan ko sa'yo. Ado, pinalayas ka dag-iday ko? Opo, kasalukuyan pa akong nakikituloy sa ate ko. Pero gusto ko na rin po umalis dun eh. Pumayag ka na kasi eh, sa sinasabi ko sa'yo eh. Baka may sarili ka ng bahay ngayon. Tingnan mo ako. Bukod sa mapag-aaral ko ang sarili ko eh, may sarili na akong bahay. Tingnan mo ako. Bukod sa napag-aral ko ang sarili ko noon, eh, may sarili na akong bahay. Matagal na kayang hindi ako maasa sa mga magulang ko. Hindi ko kayang maging supplier ng droga, Mama Sang. Ibang trabaho na lang po ang ibigay ninyo sa akin. Kung ayaw mo ng droga, hindi kita pipilitin. Kasi, meron pa akong ibang trabaho na iaalok sa'yo. Kung gusto mo. Na, ano pong trabaho? Na, maging cool girl ka. Cool girl? Oo, mag-cool girl ka na. Hindi mo na alalahanin pa ang pangmatrikula mo. At yayaman ka kagad. Pwede kaya ako doon? Di ako ganun kaganda eh. Ah, bata ka pa. Pwedeng daanin mo ang pagpapaganda ng katawan mo sa araw-araw mong pag-workout. Isa pa, may itsura ka. Nasisiguro ko na tatanggapin ka kagad ni Mr. Cheng. Kaya tara na't ipapakilala na kita sa kanya. Nelly! Oh, si Buyet. Tinatawag ka ng isang gwapo. Shoota mo! Ho! Anong ginagawa mo dito? Bakit kausap mo si... Mama Sang,
Nagpapahanap ko ng trabaho sa kanya, no? Ha? Ineng, iwan ko muna kayong dalawa. Text mo na lang ako mamaya pag libre ka na. Enjoy! Opo. Detext ko na lamang po kayo mamaya. Teka, Buhit, bakit? Anong ginagawa mo dito, sabi ko? At bakit kausap mo si Mama Sang? Nagpapahanap kasi ako ng trabaho sa kanya. Wala kasi akong ibang malapitan eh. Anong mala? Ako, hindi ka ba pwedeng lumapit sa akin? Hindi ba't sinabi ko sa'yo kahit anong oras, tumapit ka lang sa akin? Asa nga pala, hindi ba't marunong kang mag-encode? Oo, bakit? Nagpapahanap po siya sa akin ng kapitbahay namin na stay encoder. Dahil hindi raw niya maharap dahil sa dami ng kanyang trabaho. Kaya ikaw kagad ang naisip ko. Stay in encoder? Oo. Malilibre na ang tirahan mo at may sahod ka pa. Makakapagpatuloy ka pa ng pag-aaral mo. Kayo pala, Itay. Pumasok po kayo. Nag-almusal na po ba kayo? Salamat, anak. Hindi pa nga eh. Dahil? Wala naman po kayong maisaeng, ganun ba? Tara sa kusina, kung ganun, para makakain kayo. Salamat na lang, anak, pero may pagkain naman sa bahay, kaya lang, hindi ako makakain. Bakit po? Dahil hindi umuwi sa bahay ang kapatid ko? Paano mo alam? Nagkausap na ba kayong kapatid mo? Dito ba siya tumuloy? Oho, tumuloy lamang siya dito para magpaalam sa akin. Malaki nga po ang tampo niya kay inay eh. Alam mo, nagkasagutan kasi silang dalawa eh. Narito ba siya ngayon? Wala ho. Pumasok na po siya sa eskwela. Hintayin na lamang ninyo siya. Dito naman po siya uuwi mamaya eh. Salamat naman kung dito siya tutuloy. Akala ko kung saan-saan lang siya tumuloy. Masyado tuloy akong nag-alala sa kanya. Sige po, Itay. Tara na po sa kusina kung ganoon. At nang magkalaman naman ang tiyan ninyo. Saan ba ang dating encoder ni Mrs. Salinas? Umuwi kasi sa bahay nilang kanilang encoder. At hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Nagkasakit ang asawa. Kaya napilitang umuwi. Hanggang ngayon ay wala pa. Dalawang araw na ngang hindi nakakapasok dahil sa dami ng ini-encode. Kaya napilitan siyang magpahanap sa akin ng kapalit ng dating yung encoder. Paano naman ang pag-aaral at trabaho ko? Hindi ba't alas 9 ng umaga ang first subject mo? Oo. Tamang-tama. 6:30 pa lang ay papasok na yung bata dahil alas 7 ang pasok sa eskwela. Di pwede ka nang pumasok sa school. Kaya nga ikaw ang naalala ko dahil alam kong alas 9 ang pasok mo sa klase natin. At isa pa, pwede kang makiusap. Halimbawa lang, total, mabait naman tong kapitbahay ko. Lalo na't working student ka. Maiintindihan ka nun. Ikaw pala ang nire-recommenda ni Boyet. Estudyante ka pa raw. Opo. Pero graduating na po ako sa semester na to. Talaga? 3 linggo na pala at gagraduate ka na. Opo. Malapit-lapit na po akong makaraos. Salamat sa ating Ama sa Langit. Congratulations in advance kung ganun.
Teka, marunong ka ba mag-encode? Opo. Mabuti alam mo. Nabuntunan ako ng i-encode dahil hinintay ko pang bumalik yung dati kong encoder. Pero wala na yatang planong balikan ako. Dahil nagkasakit ang asawa at kung maganda ang ipapakita mong trabaho sa akin, dadagdagan ko ang sweldo mo. Naku, salamat po kung ganun. Madali mong matututunan ang trabaho kaya huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makapag-adjust. Salamat po ulit, ma'am. May ipapakiusap sana ako sa iyo eh. Eh, ano po yun? Pwede ka bang umuwi ng alas 10 ng gabi? Ho? Kasi may piano lesson ang apo ko ng 8 to 9. Siyempre, hindi naman eksaktong alas 9. Naririto na kayo sa bahay, kaya kung papayag ka na umuwi ng alas 10, o kaya naman kung natatakot kang umuwi ng gabi, kahit dito ka na lamang matulog. Dalhin mo na lamang ang mga gamit mo sa eskwela at ilang bihisan mo para hindi ka na mamasahi papauwi sa inyo. Yun ay kung papayag ka. Stay in ho bang ibig ninyong sabihin? Oo. Yan ay kung ayaw mo nang umuwi ng alas 10 sa inyo. Dahil bukod sa mapapagod ka sa biyahe ay makakatipid pa. Oh, sige po, sige po. Payag po ako. Okay, tara na sa loob at pag-usapan natin ang ipapasahod ko sa iyo. Halika. Mag-alas 8 na ng gabi. Pero bakit wala pa yung kapatid mo? Akala ko ba eh, hindi siya tumutuloy. Dito nga ho, kaya lang. Ewan ko ba doon? Wala pa naman siyang sinabi sa akin kaninang umalis ng umaga. Saan na kayong kapatid mo? Baka ang kapatid ko na yan, itay. Sandali lang at pagbubuksan ko na po siya ng pintuan. Ate? Ay, nako, salamat naman at dumating ka. Kanina ka pa hinihintay ni Itay. Anak, umuwi ka na sa bahay. Nagungulila na ako sa'yo. Kayo lamang po ang nangungulila sa akin, itay. Ang inay, nangungulila rin po ba siya sa akin? Halos tadya kanya akong palabas ng bahay nang umalis ako eh. Pagpasensyan mo na yung inay mo, anak. Mahal ka naman talaga ng inay mo eh. Kaya lang, nag-aburido siya. At ikaw ang napagdidisgita niyang pagalitan, kaya intindin mo na lang. Inalulungkot ko po, itay. Pero mabuti na rin siguro ang wala ako sa bahay para kumalma ang kalooban ni inay. Ramdam ko kasi, naiinis siya sa akin dahil may trabaho ako, pero hindi naman ako nakakapagbigay. Anak, na sabi lamang ng inay mo yun dahil galit siya. Kaya, sige na. Magbalon ka na at uuwi na tayo. Itay, kayo na lamang po ang umuwi sa bahay. Dahil ang totoo po niyan, ay mayroon na po akong ibang matutuluyan. Ano? Makikipagsiksikan ka rito sa bahay ng ate mo. Baka may masabi yung bayaw mo sa'yo. Hindi po. Natanggap po akong encoder. At stay-in po ako doon. Kaya kahit hindi po ako uwi sa bahay, ay may matutuluyan po ako. Ah, anak. Huwag po kayong mag-alala, itay. Tulad ng naipangako ko sa inyo noon, bago ako umalis ng bahay, pag nagkatrabaho at nagkapera ako, magpapatayo kaagad ako ng bahay.
anak. Binabati kita at sa wakas ay dumating na rin ang pinakahihintay mong araw. Ang araw ng pagtatapos mo. Salamat po, Itay. Nasaan po ang ate? At ititreat ko po kayo sa isang fast food bilang celebration ko po. At sa wakas, nakapagtapos din po ako ng kolehiyo. Nasaan po bang ate? Ayun ako. Huwag mo nang bawasan yung pera mo at... Kaya wala yung ate mo dito ngayon dahil abala siya sa bahay niya sa pagluluto ng pagsasaluhan natin para sa natatanging araw nito yung pagtatapos mo. Talaga po? Ang ate talaga, oo. Laging inuuna ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. O siya, tara na sa bahay, ang ate mo. At siguradong handa na ang lahat ngayon. Binabati kita sa iyong pagtatapos. Sa wakas ay dumating na ang araw na ito na yung pinakahihintay. Oo. At isa ka sa gusto kong pasalamatan. Dahil kung hindi dahil sa iyo, ay baka napariwara na ang buhay ko nang ipagtabuyan ako ng aking ina. Tulad ng sinabi ko, naririto lamang ako. Handang malalay sa iyo. Ikaw lang eh. Ayaw pa kasing magpakasal sa akin. Para may matutuloyin ka ng bahay, hindi ka na nakikitira lamang. Ano ka ba? Nandiyan ka naman eh. Marami pa akong gustong gawin. Hindi ko magagawa kung kasal na tayo. Kaya pagbigyan mo naman ako, para na rin sa pangarap ko. Alam mo, natutuwa ako para sa'yo. Handa akong maghintay. Basta sabihin mo kung handa ka na. At magpapakasal tayo kaagad. Salamat naman at naalala mo ako, Nelly. At muli ay tanggapin mo ang taus-puso kong pagbati sa iyo. Salamat po. Anong plano mo ngayong graduate ka na ng kolehiyo? Bukas na bukas po ay maghahanap na po ako ng trabaho, ma'am. Ay naku, iha. Huwag ka nang maghanap dahil kagabi ay kausap ko ang sir mo. Hinanap ka niya para magpasalamat sana sa serbisyong ibinigay mo sa kanyang mga apo. At nagulat siya nang sabihin kong graduation mo ngayon. Hindi ko kasi sinabi sa kanya na estudyante ka lang nang tanggapin kita bilang encoder. Eh, sa pag-uusap naming dalawa, naikwento ko ang pagiging consistent mo bilang isa sa mga top 10 student. Kaya naisip niyang bakit pa kami mag-hire ng encoder. Eh, kilalang kilala ka namin at nandito ka naman. Ho? Ano pong ibig ninyong sabihin, ma'am? Gusto namin ng anak ko na ialok sa iyo ang managerial position sa kabubukas lamang niyang kumpanya kung tatanggapin mo. Naku, ma'am. Sira na po ang ulo ko kung tatanggihan ko ang inialok ninyong trabaho sa akin. Anong masasabi ninyo sa patayo kong bahay? Eh, natutuwa ako na at lahat ng plano mo sa buhay, unti-unti mong natutupad. At nagpapasalamat ako sa inyo, Itay, sa pagmamahal at pag-aalaga ninyo sa akin at ang hindi pagsuko sa hirap na buhay natin noon. Eh, ako lamang ba ang dapat mong pasalamatan, ha? Eh, syempre. Nelly. Di ko na kinakaligta ang pasalamatan din ang ilang mga taong tumulong sa akin. Tulad ni Boyet. At higit sa lahat, si Mrs. Nieves Salinas na siyang tumanggap sa akin ng mga panahong walang ako mapuntahan. Eh, ang inay mo, hindi mo siya pasasalamatan. Si inay?
Ah, oo. Dapat ko rin pala siyang pasalamatan. Dahil nang dahil sa kanya, nang dahil sa kanyang pagpapalaya sa akin, ay nakilala ko ang taong totoong tumulong sa akin, na kahit hindi ko kadugo si Mrs. Salinas, ay itinuring niya akong parang tunay na anak. Anak naman. Totoo naman po, hindi ba, Itay? Pinalaya siya ako ni Inay. Pagkatapos niya akong saktan, at habang umaalis ako ng bahay, ay pinagtutulakan pa niya ako palabas ng bahay. Kaya iwan niyo lang kasi siya, Itay. Hayaan niyo na lamang po siyang mag-isa doon. Tutal, yun naman ang gusto niya eh, ang mabuhay mag-isa. Hindi mo pa rin ba siya napapatawad hanggang sa ngayon? Itay, iba na ho ang pag-usapan natin. Ayaw nga bang imbitahin ni Nelly ang sariling ina? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig